Di ko alintana ang malamig na panahon ngayon at ako'y napapangiti pa dahil sa unang pagkakataon, nakapag-tag ako ng isang ibong kilala sa tawag na Great Knot. Nakasulat ang EAA sa tag niya. Pero para sa akin, siya ay sibik-bik. May mga nilalang pala na kahit mukhang napakaliit at napakahina, ay kinakaya ang matitinding hamon tulad ng paglalakbay ng mga ibong ito. Sumusubaybay ako sa kaniyang pakikipagsapalaran, simula dito sa Australia hanggang doon sa Russia. Kasama ang kaniyang mga kaibigan, papagas-pagaspas hanggang sa Yellow Sea. Tumitigil sila sa mga lugar sa flyway kung saan maaaring mamahinga at mag-ipon muli ng lakas ang mga ibong kagaya niya. Bik-bik? Tinawagan ko ang ibang mga mananaliksik at nagpadala ng mensahe sa komunidad ng mga birdwatchers. Pero walang nakakita kay Bik-bik. Kaya naglakbay ako upang hanapin si Bik-bik. Hindi kaya napahampas siya sa isang gusali? O kaya naman ay nasira na ang lugar na pansamantalang nagiging tahanan nila? Maaari ding napagkamalan niyang pagkain ang basura. O baka wala siya natagpo ang pagkain. Nakarating ako kung saan huli ko siyang nasubaybayan at sinabi sa akin ng isang ranger na may nahuli silang namamaril ng ibon. Pero wala siyang balita at hindi niya nakita si Bik-bik. Hay, isang maliit na ibon sa isang napakalaking mundo. Nasaan ka na kaya, munding kaibigan? Maya-maya ay tumawag sa akin ng isang mananaliksik galing Russia at nagtagpuan daw niya si Bik-bik. Sinamahan ako ni Victor kung saan niya nakita si Bik-bik. Nandoon pala siya sa kaloob-looban ng napakalayong tundra sa Russian Far East. Bik-bik! At kasama niya din pala doon ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng ilang buwan, ang pamilya ni Bik-bik ay lilipad na pabalik sa Australia. Ito ay mahigit 5,000 kilometro at maraming panganib pa ang kanilang kakaharapin. Kaya kailangan pangalagaan ang mga katubigan at iba pang lugar sa flyway na dinadaanan ng dayong ibon upang sila ay makarating ng ligtas sa kanilang tahanan. Hanggang sa muli, aking munting kaibigan. Makakatulong ka para mabigyan proteksyon ang mga Great Knots at iba pang mga dayong ibon sa pagbabahagi ng kanilang kahalagahan pati na ng mga lugar tulad ng katubigan na kanilang tinutuluyan sa flyway upang mabuhay. Gayun din ang pakikiisa sa mga gawain sa pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng mga dayong ibon.